What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video ay pag-uusapan nga po natin ang guidelines sa pagtanggap sa PASIG Supplemental Social Amelioration Program. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. At bago muna tayo magpatuloy ay magsha-shoutout muna tayo sa ating mga masugid na subscribers. Yung iba kasi is mga alam ko mga ano natin yan, mga viewers natin na mga OFW. So shoutout po kay Miss Rosie Sulayaw, shoutout din kay Miss Lovely Edith, shoutout din kay Strong Nix from Kalawaan. Uy, lagi po yan talagang nanonood ng aking vlog. Shoutout din po sa mga tropa ko dyan sa Tondo, Manila. Kamusta na mga kuya? Shoutout din po sa family ko po sa Tondo at sa akin pong sa papa ko na nasa Caloocan ngayon. Mag-iingat po kayo palagi dyan. Okay, sa pagpapatuloy po ng ating vlog today is kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe, tapos i-click mo na rin yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis kang ma-notify sa mga latest video ko. So, ang pag-uusapan natin today is yung pinost po ng Pasig City Public Information Office na guidelines. So, ito po siya. Ayan po ang pag-uusapan natin today kasi nitong mga nakaraang araw is marami akong nababasa sa social media. Ang sabi kasi nila, akala ko ba lahat mabibigyan? Ang sabi kasi ganito, ang sabi kasi ganyan. May point naman po kayong lahat. Pero kasi in my own opinion, okay sa akin itong guidelines na to. Alam niyo kung bakit? Para magkaroon tayo ng legal process, ng legal na proseso sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga Pasigenyo. Hindi naman kasi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Diba? Ganito kasi yan eh. Bibigyan ko kayo ng example ha, kung bakit siguro ginawa itong guidelines na ito. Kung maaalala niyo lang dun sa food coupon, di ba? Ang guidelines lang noon is magsasubmit lang tayo ng ang ID ng mga bata, tapos bibigyan na kayo ng food coupon. Napakalinaw lang po, di ba? Magsasubmit lang kayo ng ID ng bata, tapos ibibigay na sa inyo yung food coupon. Pero anong ginawa ng ibang barangay? Yung nabanggit na barangay, anong ginawa? Di ba kumuha sila ng peking ID, tapos ipinasa yon? Di ba nabalita pa sila sa TV? So yon. Tapos meron pa na kapag wala kayong ID, walang ID yung mga bata, isasubmit yung isang birth certificate. So ang ginawa ng iba, ng mga mapagsamantala, yung mga mapaglamang, nagpasa ng birth certificate, tapos nagpasa pa ng ID para lang makadoble. Pero ayun, kinabukasan nung nalaman nila yung, sa balita na naibalita nga po yung mga nagdoble ng ID, nagdoble ng gumawa ng peking ID, biglang sinorender din. Umamin din sila na kami po, kumuha po kami ng ganito. Pero doon sa pagko-collect namin ng mga birth certificate, nalaman din namin na marami pa rin talagang dumoble. Diba? Yan ang isa sa mga iniisip ko kung bakit ginawa din itong guidelines na to. Sa akin, pabor sa akin itong guidelines na to eh. Pangalawa, dito sa pagbibigay ng DSWD SAP, maraming mga nagpapanggap din. Nagpapanggap na mahirap, nagpapanggap na parang PWD sila, nagpapanggap na kapatid nila si ganito, si ganyan, nagpapanggap sila na taong yun. So, sa palagay ko, kung ako yung leader, diba? Kung ako yung namumuno sa isang lugar, gagawa din ako ng ganitong guidelines para mabigay natin ng maayos, para mabigay natin ng tamang proseso ang pagbibigay at mabigay natin sa mga tamang tao. Yung mga taong hindi ka lolokohin at hindi ka paaasahin. Yung mga taong na hindi ka iiwan at yung mga taong hindi kayo manlalamang sa inyo. Ngayon nga po ay babasahin natin itong guidelines na ito. Ito po ay yung pinost din ng Pasig Information Office, ha, ng Pasig PIO, ha, kasi kailangan naka-align eh. Ia-align ko lang po ito para at least maging legit and accurate po itong mga sasabihin ko sa inyo. Babasahin ko po sa inyo. So ito nga po ang nilalaman. Basahin natin yan. Layunin nitong mabigyan ng ayuda ang mga pamilya na hindi na isama sa Social Amelioration Program ng National Government, which is yun nga po yung DSWD SAP, upang magkaroon sila ng panggastos para sa pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, at habang sumasailalim ang rehiyon sa community quarantine. Uulitin ko po, layunin nitong mabigyan ng ayuda ang mga pamilya na hindi na isama sa Social Amelioration Program ng National Government. So 8,000 po ang mabibigay
sa pamilya o per family, 8,000 pesos per family po ang matatanggap nila. So ganito po yan. Sino ang maaaring makatanggap ng Pasig Supplemental SAP? Ang sagot po dyan is ang bawat pamilya na naninirahan sa Pasig na higit na nangangailangan ng tulong pinansyal sa panahon ng krisis. So, ayun po. So, dito po sa number 2, okay, sa page 2 po tayo, ito po yan. Ito na po, isasagutin na po natin dyan, babasahin na natin isa-isa. Meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5. Limang bagay na babasahin sa inyo na i-explain ko po rin sa inyo isa-isa. Okay, ito po siya. Gabay sa pag-qualify ng pamilya. Okay, uulitin ko po. Narito ang gabay sa pag-qualify ng pamilya. Number 1 tayo. Traditional o nuclear family. Letter A. Traditional o nuclear family, tatay, nanay, mga anak na underage o nasa legal age pero nasa poder pa rin ng magulang. So, explain po natin, nanay at tatay, si Zoren Legazpi at si Carmina Legazpi ay mag-asawa. Okay, mag-asawa po sila. Tapos, ang anak po nila ay si Mavi Legazpi at si Cassie Legazpi. Sila po ay maituturing na traditional o nuclear family. Naunawaan niyo po yun, si Zoren, si Carmina at yung kambal nila, sila po ay traditional family. Naunawaan? Letter B, kapag ang anak ng mag-asawa ay nasa legal age na, mayroong sariling pamilya kahit ito ay nakatira sa iisang bahay, pero mayroon na silang trabaho at hiwalay ng luto, sila ay tinuturing na ibang household at pamilya. Kasi uso sa atin kasing mga Pinoy yan eh, na kahit na mga matatanda na tayo, nasa poder pa rin tayo ng mga magulang natin, pero dahil may sarili na tayong pamilya doon sa isang bahay na yon, nag-iiba tayo ng luto. Iba yung luto na ginagawa natin. O bibigyan ko ulit kayo ng example. Si Zoren Legazpi at si Carmina Villaruel ay mag-asawa yan, di ba? So ang anak nila ay si Cassie at si Mavi. Ngayon, si Mavi ay nagkaroon ng asawa. So kunwari, ang asawa ni Mavi ay si Bianca Umali. So ayan, asawa yan ni Mavi Legazpi. Tapos, si Mavi ay nakatira pa rin doon sa bahay ni na Carmina. Pero, hindi sila pareho ng sinasaingan. Diba? Magkahiwalay sila ng niluluto. So, considered as magkaiba sila ng pamilya. So, dalawang pamilya ang nakatira doon sa bahay na yon. So, maliwanag po? So, letter C tayo. Kahit hindi pa legal ang pagsasama, hindi kasal, pero ang apelyido ng mga anak ay sumusunod sa ama o ina. Okay, sa letter C, ulitin po natin. Kahit hindi pa legal ang pagsasama, hindi kasal, pero ang apelyido ng mga anak ay sumusunod sa ama o ina. Usually, marami yan yung mga magkaka-live-in o kaya magkasama sila doon sa isang bahay din ng family nila pero hindi sila kasal. Ang mangyayari dito is, halimbawa, si, magka-live-in kayong dalawa pero may anak kayo pero hindi kayo kasal. So, yun daw po ay maituturing pa rin na isang pamilya. So, gets nyo po yun? Ulitin ko, kahit hindi pa legal ang pagsasama, so hindi legal, hindi kayo kasal, di ba? Sinabi, pero may anak kayong dalawa. Tapos ang apelyido ng bata ay nakapangalan doon sa ay sumunod doon sa apelyido ng lalaki, di ba? O apelyido ng nanay. So kayo daw po ay may ituturing pa rin na isang pamilya. So gets niyo po 'yon? So, number 2 tayo. Lolo o lola kasama ang mga apo o kasama ang apo. Sa letter A tayo, lolo at lola na nasa kanilang poder ang mga apo pero walang mga magulang. Kasi may nangyayari na sa atin yan eh, di ba, na dahil maagang naulila sa mga magulang, kaya ang nagpalaki na ngayon ay yung lolo at lola. So nagigets niyo naman po yun, di ba, may mga instances tayo na ganyan eh, na mga kapamilya na dahil maagang nawala yung nanay at tatay nila, na aksidente ng mga bata pa sila, ang nagpalaki na ngayon is lola. So yun daw po, mako-consider pa rin yun na family. Kasi yung lola naman niya is kapamilya naman nung batang namatayan ng magulang. So yung batang walang magulang na yung lola yung nagpalaki is considered as one family daw po yun. So sa letter B, apo na nasa legal age, nagtatrabaho at kasama ang lolo at lola at mga kapatid na nakakabata na siyang sinusuportahan niya. So halimbawa, ganito yan. Si Liza at si Enrique ay apo sila ni Gloria Romero. So halimbawa, si Gloria Romero po at lola ni Liza Soberano, okay?
Pero si Enrique Hill po ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya at sumusuporta po doon sa kapatid niyang si Liza Soberano at sa lola niya. So yun daw po ay mako-consider pa rin na isang pamilya. So gets niyo po yun? So dito tayo sa solo parent. Okay. Single parent o single father o single mother na ang mga anak ay nasa kanyang poder. Pwedeng underage or legal age na ang mga anak. Okay, sa single parents tayo, bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, si Jacqueline Jose, anak niya po si Aldi Eigenman. So, single parent po si Jacqueline Jose. Ang kasama niya sa bahay is yung anak niya na si Aldi Eigenman. Mako-consider daw din po yun na isang pamilya dahil solo parent po si Jacqueline Jose. So isa pang example doon, si Gabby Concepcion at ang anak niya na si Casey Concepcion. So dahil wala pong asawa si Gabby Concepcion at ang anak niya po ay si Casey Concepcion, mako-consider po sila na isang pamilya kung magkasama sila sa isang bahay din, di ba? So yun po. Na letter B, kapag ang anak ng isang single parent ay mayroon ng asawa pero kasama pa rin sa poder at sinusuportahan pa rin niya ang kanyang single parent at siya ay nakapailalim sa household ng kanyang tatay o nanay na single parent, sila ay isang pamilya kung bibilangin. So sa letter B ng solo parent, bibigyan ko rin po kayo ng example, si Aldi Eigenman po ay may asawa, ay may anak na at may asawa, di ba? So halimbawa, si Aldi Eigenman po ay nakatira po sa bahay ni Jacqueline Jose. Pero si Aldi Eigenman na po ang nagtatrabaho at siya po ang sumusuporta dito sa kanyang single parent. Diba? Mako-consider po na isang pamilya na sila kasi solo parent naman po nanay na si Jacqueline Jose. Kahit may asawa na si Aldi Eigenman. Guess niyo po yun? Mako-consider po as isang pamilya pa din po sila. So sa letter B, byuda o byudo na mayroong kasamang anak na umaasa sa kanya ay kinukonsidera na isang pamilya. So halimbawa, ang example natin dyan ay si Miss Lorna Tolentino. Ang asawa ni Miss Lorna Tolentino ay si Rudy Fernandez. So si Lorna po ay may anak na si Ralph Fernandez at si Renz Fernandez. So dahil umaasa po si Ralph Fernandez at si Renz Fernandez kay Lorna Tolentino na kahit siya ay byuda na, mako-consider daw po yun na isang pamilya din. So, nag-guess nyo po yun ha? Dandun sila sa category ng solo parent. Proceed tayo doon, mag-asawa sila kahit walang anak ay tinuturing na isang pamilya sapagkat sila ay legal na kasal. So, yun po ha? And then, dito naman po tayo sa LGBTQ. PWAIZZ. Okay, dito po tayo sa LGBTQ na partners na may mga anak. LGBTQ na nagsasama kung mayroong anak na ang apelyido ay sumusunod sa isang nagsasamang LGBTQ. Ito ay kinikilalang pamilya. Sino ba yung mga LGBTQ at na mag-asawa? Halimbawa, itong si Isa Siguera kasi, meron siyang partner. Sino ba yung partner niya? Yung Lisa Dino ata. So mag-partner silang dalawa. Halimbawa, may anak silang dalawa. Tapos, yung anak nila isumusunod nga po dun sa apelyido nung isa. Gets nyo po? Si Isa Siguera at yung isa. So, syempre, wala naman kasing, wala akong makita example na LGBTQ na girl and boy pa din eh. So, yun ang naisip ko. Si Isa Siguera at yung asawa niya na si Lisa Dino ay meron silang anak. Tapos yung anak nila is pinapagamit nga po yung ginagamit yung apelido ni Isa Siguera. So, automatically daw ay kikilalanin pa rin silang isang pamilya. So, gets nyo po yun? Page number 3. Ito naman po tayo dyan. Sino naman ang hindi kwalipikadong makatanggap nito? So malinaw po dyan, sino naman ang hindi kwalipikadong makatanggap nito? Sa number 1, lahat ng nasa listahan ng National SAP or DSWD SAP. Okay, maliwanag? Number 2, lahat ng 4-piece beneficiaries na automatikong kasama ng mga tumanggap ng SAP mula sa national government. So, ibig sabihin, lahat ng mga nakatanggap na po sa 4-piece is hindi na po kayo makakatanggap nitong basic supplemental SAP. Maliwanag? Sa number 3, lahat ng kawani ng pamahalaan, elected, permanent, coterminous, casual, job order, contract of service, at consultant, yun po, hindi daw po kayo makakatanggap ng basic supplemental SAP. Pero, ang mga volunteers status ay maaaring tumanggap ng basic supplemental SAP. So, ibig sabihin, ang pwede lamang po na makatanggap is yung mga volunteers lang po sa PASIC, di ba?
Kasi wala naman silang item sa City Hall or sa national government. So ito, sa number 4, mag-asawa na hindi legal na kasal at walang anak ay hindi po itinuturing na pamilya. Mauulitin ko po, mag-asawa na hindi legal na kasal at walang anak ay hindi po itinuturing na pamilya. Actually, ito yung mga nababasa ko eh. Ito yung mga nababasa ko usually dito sa social media. Nako, huwag niyo po akong ibash. Ay, bahala kayo kung gusto niyo akong ibash or bahala kayo kung anong gusto niyo sabihin. Pero, naku, kepekto saan ko yung palopin tube niyo. Ito po yan, bibigyan natin yan na example. Si Nadine Lustre at si sino bang jowa niya? Si James Reed. Magjowa sila. So, hindi sila legal na kasal, magka-live-in silang dalawa. So, ang ibig sabihin, ang ginagamit na apelido ni Nadine Lustre as yung Lustre pa din. At si James Reed, ang ginagamit niya apelido is, syempre, common sense, yung Reed pa din. So, itong si Nadine, dahil hindi kayo kasal ni James Reed, automatically, lalabas si Nadine, nakasama siya doon sa nuclear family or traditional family. Kasi hindi naman sila kasal ni James Reed. Maliwanag po, uulitin ko, mag-asawa na hindi legal na kasal at walang anak. So, ibig sabihin, mag-asawa kayo, magka-live-in partner kayo, feeling yung dalawa is, wala naman pong pinag-question po dun sa pagmamahalan yung dalawa, love, di ba? Magmahalan lang po tayo, yun po yung sinabi. Pero kung kayo daw po magka-live-in or hindi daw po kayo kasal, yun daw po, hindi daw po yun maituturing na pamilya. So, yun po yung binigyan natin na example ha, si James Reed at si Nadine Lustre, magjowa silang dalawa o mag-asawa na silang magturingan, magkasama sila sa isang bahay pero hindi po sila kasal, sila ay considered as single at considered as live-in. So, dahil ang gamit na apelido ni Nadine is Lustre, so dun pa po siya mako-cover dun sa family niya. Ha? Nuclear family o traditional family, dun po yung cover niya. Okay, naunawaan nyo po? So, sa number 5, ang mga individual na pansamantalang naninirahan sa Pasig ay hindi kabilang sa magiging benepisyaryo ng Pasig Supplemental SAP. Ang mga individual na pansamantalang naninirahan sa Pasig ay hindi kabilang sa magiging benepisyaryo ng Pasig Supplemental SAP. Ito yung mga parang nag-lodging lang sa atin, yung parang nakiki-stay in lang. Kasi may mga nagtatanong pa rin kasi sa akin, eh, parang ang sabi kasi, paano po kapag na-lockdown ako dito sa Pasig, eh, tiga Quezon City pa po ako, mabibigyan po ba ako ng ayuda? So, syempre, hindi po. Kasi po, hindi ka naman po taga-Pasig, na-lockdown ka lang po dito sa Pasig, ikaw po ay taga Quezon City. So, hindi ka po mabibigyan kasi hindi ka naman po na taga-Pasig. So, meron pa po doon yung parang na-lockdown nga po ako, tapos taga-taytay po ako. Hindi pa din po mabibigyan kasi hindi ka naman daw po taga-Pasig. Yun daw po, yun doon mapapasok sa individual na pansamantalang naninirahan sa Pasig. So, syempre, na-lockdown ka lang naman dyan, di ba? Ayun po, page 4 tayo. Paano ang proseso ng pagbibigay ng Pasig Supplemental SAP? Okay, makinig po kayong mabuti. Paano ang proseso ng pagbibigay ng Pasig Supplemental SAP? So, limang paraan po ito. Number 1, magmumula ang listahan sa datos na nabuo sa Pamaskong Handog noong 2019. So, kung matatandaan nyo po, naglibot last Christmas noong 2019 ay may naglibot po na distribution team din sa bawat bahay at namigay po ng Pamaskong Handog. Tatanggalin na din po sa listahan ang mga nakasama na sa listahan ng National SAP o ng DSWD SAP, mga 4Ps at National Government. Ako po ay isa sa mga National Government. Empleyado po ako ng gobyerno. Kaya automatically, wala na po ako dun sa listahan. Masakit man sa amin din kasi syempre parang iniisip namin na apektuhan din naman kami ng krisis. Pero dahil nga sumusweldo din naman po kami ng ngayong summer, is okay lang po yun. Maliwag po namin tinatanggap yun. Katulad po nung sinasabi ko sa inyo, lahat po tayo naaapektuhan ng krisis na ito. Lahat po tayo ay nangangailangan ng pagkain. Lahat po tayo ay may karapatan. Pero dahil susundin po natin guidelines na ito is sumunod po tayo. Kasi ito po yung utas po sa taas. Ha? Okay? So yun na nga po, yung mga hindi po matatanggap is yung mga binanggit ko nga po kanina na mga lahat ng mga kasama sa DSWD SAP, lahat ng mga nasa 4Ps, lahat ng mga nasa City Government of Pasig o nasa National Government, hindi po kayo mabibigyan dito sa Pasig SAP. Maliwanag, sa number 2,
sa oras ng distribution, magbabahay-bahay ang mga mamimigay. So, ibig sabihin, house to house po kayong pupuntahan dyan. Kaya, tantanan nyo na po yung mga sinasabi na hindi naman pumupunta sa bahay. Kasi totoo naman po talaga na nagha-house to house sila. So, kung nalagpasan kayo sa mga oras na ito, malamang sa malamang, hindi, wala po kayo dun sa list na sinabi nga po na nanggaling po dun sa master list. So, ibig sabihin, wala pa kayo dun sa page na yun. Baka nandun kayo sa page 2 or page 3 nung listahan. Diba? Kasi tinitignan naman nila yan eh, kung sino pa yung mga dapat na unang-unang bigyan. Ang problema kasi dun sa iba, kapag nalagpasan... Bakit ako nilagpasan? Nag-hysterical na agad kayo. Mano ba namang mag-intay kayo? Diba? Pag nalagpasan kayo, huwag kayong gumawa ng issue na parang, hala, nilagpasan kami, hindi yata kami kasama. Huwag naman po ganun. Pag nilagpasan kayo, isipin nyo lang, baka yung mga nandun sa listahan na yun, hindi kayo dun kasama, baka sa next page pa. Okay? Next po, hahanapin ng validator ang head of the family, titignan ng ID at bibigyan ng PASIC supplemental sa form. So, susulat po sila doon sa form na ibibigay po nila. Katunayan po na sila po ang beneficiary nitong PASIC supplemental na to. Pagkatapos po isulat ay ibibigay lang po ang ID. So, take note, photocopy nyo na po yung ID nyo dahil yan po ang kakailanganing requirements po. Requirements, iba pang mga credentials na kukunin po sa inyo ng mga distribution team. Okay? Ihanda nyo na po yan. Sa number 3, sasagutin ng head of the family ang inihinging impormasyon sa form na pipirmahan kasi kaya nga po house to house po ang gagawin nila is para tanungin na din kayo doon sa mga nasa list, yung mga questionnaires po doon. Tatanungin po sa inyo yun ng distribution team, pipilapan nyo lang po yun and then after nyo po mapirmahan. Number 4, hihinga ng taga-kolekta ng document ang nasagutan na form kasama ang kopya ng ID. So yun po, hihingi ng mga taga-kolektor na ang document na sasagutan nyo po yung form tapos pati yung kopya ng inyong mga ID. Number 5, ibibigay ng paymaster, ito po ay tauhan ng City Hall, hindi po ito tauhan ng DSWD, ang pera at pipirmahan ni Head of the Family at papapirmahin si Head of the Family sa payroll form para sa acknowledgement at receipt. So yun po yun. Ha? May bibigay po sa inyong form, tapos dun sa form na yun, sasagutan nyo lang yung mga questionnaires dun, tapos ipapasa nyo po yung photocopy po ng ID nyo, tapos ipapasa nyo po yun dun sa distribution team, tapos meron pong pagador na lalapit sa inyo, at iaabot po yung pera, pati po yung receipt na sinulat nyo po. So malinaw po yun, paalala, ihanda ang valid ID ng head of the family, kalakip ang photocopy nito. Okay? Kailangan maipakita nyo rin kasi na ito yung legit na ID, tapos yung photocopy nung legit, yung valid ID na yon. So okay, I hope na naunawaan nyo po ang guidelines dito sa pamimigay ng PASIC Supplemental Social Amelioration Program. So ang lagi pong sinasabi ng ating Mayor Vico is, hindi po perfecto ang gobyerno pero ginagawan po ng paraan para mabigyan ng tulong ang bawat isa. Okay, maraming pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa KERT TV! Bye-bye! Please don't forget to like and subscribe!